So yun mga kapindot, welcome back sa aking YouTube channel, Kapindot Moto TV. For today's video mga kapindot, or panibagong araw, panibagong video na naman tayo mga kapindot, or basic lang naman ito mga kapindot, baka sa mga nakapanood nito, baka alam nyo na rin kung paano ito gawin, no? So, magbabahagi lang tayo ng video ngayon mga kapindot patungkol sa ating karburador, lalong-lalo na kay Betterman 150. So, paano ba magpalit ng mga gitings sa karburador ni Betterman 150? Yan, yun ang ating gagawin ngayon mga kapindot. Yan ang ating vlog ngayon. So, bumili ako ng carburetor repair kit. Oh. Yan. Yung binili ko. So, pang TMX 155 daw ito mga kapindot. Sabi. Yan, ito ang binili ko. Carburetor kit. So, papalitan natin ng gitings, itong mga gitings ni Betterman 150, yung carburetor niya. So, ito yung carburetor niya, tinanggal na natin, no? Ayan. So, babaklasin na lang natin itong pitan niya para mapalitan natin ng repair kit. So, ito yung repair kit niya. Ayan. So, try natin to kung swak ba to dito kay Betterman sa carburetor niya. So, bago yun natin umpisan mga kapindot, mag-entro muna tayo. Ayun, tapos na tayo mag-intro. So, ito yun mga kapindot. Repair kit. Yan, eh, Betterman 150. Yan o. Oh. Yan, repair kit. So, ito yung box niya. So, yun. Gawin na natin mga kapindot para mabilis tayo matapos. Okay. So, yun, mga kapindot, umpisa na natin no. So, may ilaman pong gasolina. So, tanggalin lang natin itong mga tornilyo niya sa putan. Yung pinakatakip niya, tanggalan lang natin ng tornilyo. So, ang video na to para lang sa mga hindi pa nakapag-backlash no, ng carburetor, lalong-lalo na sa mga Betterman user o hindi pa nakapagpalit ng mga gitings ni Betterman 150 no, sa kanyang carburetor. Ayan, may laman pa. May laman pa. Ano? Gasolina. So, ito yung sinasabi kong mga gitings ni Betterman. So, ngayon, buksan natin to. Ayan. Ilabas lang natin yung mga, ano niya, laman. Para malaman natin kung paano. At kung swak ba sila. Ayan, may mga o-ring to na maliliit, baka mawala nyo. So, ingatan nyo na lang mga kapindot. Ayan, ito. Tanggalin natin to, itong nasa gitna mga kapindot. Ayan, itong nasa gitna. Ito nyo ba? Ayan, tanggalin lang natin to. Kung magkasukat ba sila. Tapos, kunin natin to. So, medyo ma... liit. Ito no. Iksi siya. Ayan o, naiksi. Mahaba itong stock. Tapos itong karayom. Ito. So, wala tayong map. Ito. Ito. Papalitan din natin to. So, maiksi yung pang TMX 155 mga kapindot mo. So, hindi abot doon sa may butas. Hindi siya abot. So, try natin ito. Palitan natin. I-set muna natin kung ilang ikot ito. Yan. Set muna natin kung ilang ikot ito. 2 and 3 port. So, ayan yung dulo niya. So, palitan natin ito. Pati spring. Palit rin natin itong spring. Tapos palit natin itong bago. Ayan, itong bago. Palit natin. So, ayan na. So, ayan na, no? Naikabit na natin itong adjuster niya. So, ngayon naman,
adjustan natin to pa ibalik natin sa stock. Nang ibalik natin sa stock. Yan, ibalik natin sa stock. So ganyan yung position niya. Balik natin sa stock. Up. 1 1 in 1/2 2 2 in 1/2 tapos 3/4 and so okay na. So ito hindi sila match, hindi sila match dito mga kapindot to. Ganito mahaba to eh ang stock. Mahabang stock ng ano natin sa kay Determan, mahaba yung mga gasket, yun siguro ang kailangan natin palitan. So yun lang mga kapindot, wala tayong ibang papalitan kundi itong ito lang, itong dito lang, dito hindi rin sila match. Ito malaki rin itong main jet, ang pilot jet nya mixi, yun lang. So yun mga kapindot no, ang pwede lang natin palitan dito sa mga jetings niya ay itong sa hangin at sa gas. Ito, ito lang ang napalitan natin ng bago. Kinuha natin yung luma, ito yung luma. Ayan. Ito yung luma niya. Tapos itong stock, babalik natin to kasi hindi sila match dito sa KTMX 155. Yan. Ito sa pilot jet niya. Yan ang maiksi. Tingnan niyo naman ang difference. Oh, di ba? Napaka-iksi niya. So, malaki pala tong carburetor niya no. Bipperman kaysa TMX 155 oh, maiksi lang. So, babalik natin tong stock na to. Babalik natin. Tapos ang ibang papalitan siguro natin dito yung ano na lang, yung mga o-ring niya. Yun siguro ang papalitan na lang natin. Tapos itong main jet niya, babalik din natin. Yan. So dito rin sa kanyang float bulb or yung karayom sa float bulb, hindi rin sila match kasi mas mahaba kay Bitterman kumpara dito kay TMX 155. Maliit to, maiksi. Ito malaki yung karayom niya. Yung dito sa float bulb, yung matakip dyan sa butas na hindi mag-overflow. So, hindi sila compatible. So, wala tayong ibang nakuha, kundi yun lang mga kapindot. Ito lang. Ang napakinabangan natin, ito lang. Sa air and fuel mixture na screw niya. Ito lang napakinabangan natin. Ito, wala na. Ito. Wala na yan. Yan. So yung spring nya may napakinabangan tayo isa dito sa air and fuel screw. Ito din na natin papalitan tong dito sa may minor kasi pangit yung ano nyo, kakalawangin to kulay dilaw. So hindi na natin papalitan tong stock yung sa minor nya. So ang papalitan natin ay ang o-ring. Yan itong o-ring, sukat lang natin. So, pareho naman sila. Kasukat naman sila. Ito lang papalitan natin yung o-ring.
So ilagay na natin itong kanyang gasket. Yan. So papalit na tayo ng bagong o-ring dito. So sa mga jettings ni Temex 155, wala tayo ganong napakinabangan. Yung sa ano lang, sa air and fuel mixture lang napakinabangan natin. Tapos yung mga o-ring niya, o palitan natin ng bago. Yan. Eh, itong mga itong luma niya, tago na lang natin to. So yun na, ito wala na rin. Kuha ko saan to? So eh, ibang mga ano niya wala na tayong nagamit. So ang nagamit lang natin ito sa air fuel mixture niya, tapos o-ring. Ayan, mga gasket niya at saka yung o-ring. Yan lang nagamit natin. Bukod doon, wala na. Stock na. Kasi hindi sila magamats nito. Ayan, exit ito. Tapos, wala na. Ayan, itong karayom, hindi na rin natin magagamit. Oh. Kasi stock pa rin yung gagamitin natin. Ito. Ayan, stock. So yun lang mga kapindot, ikabit ko muna. Buuin ko muna. Balikan ko na lang kayo. So, hindi rin sila match sa mga kapindot kasi mas malaki to. Mas malaki to sa kay TMX 155. So, hindi natin mapapalitan yung gasket dyan. So, yun lang. Wala na. So, babalik na natin to mga kapindot. Wala na tayo ibang pinalitan dyan. Bukod sa dito. Yan. Bukod dito sa air and fuel mixture. Yun lang napalitan natin, tapos o-ring. O-ring dito sa manifold, tapos o-ring dito sa may gas cup. Dito. Yun lang napalitan natin. So, update ko kayo mga kapindot pag naibalik na natin sa dito. Pag naikabit na natin sa makina. Ayun mga kapindot, tapos na yung paglalagay natin ng harap. Ito. Tapos na. So, pansamantala lang yan. Wala pong bracket yan. Tapos, sabi na ko nilagay ako sa... Ayan. Sabi na ko nilagay. Tapos lang yung mushroom yan. Diyan sa ilalim yung mushroom. Ayan. Tapos ito na yung carburetor na rin. Ikabit na. Maririnig din. Umahantan na siya. Ayan. Umahantan. Terima kasih.